Okay, video blog check everybody, Azrael here, and you are watching my video blog about tech, lifestyle, food, and travel. And for this time, I'm going to show you how you can set up your vlogging camera. For example, I'm using the Fujifilm X-T200, so this is my vlogging camera. Ayun. So, simple lang naman, no? Actually, I really like to vlog without the microphones and without the Joby tripod. Pero, it's much more easier to carry the camera kasi you won't, parang mabibitawan mo siya, di ba? Hindi siya saan siya mapupunta kasi pag wala yung ibang gear mo, madali siyang mawala. So, with the additional items, madali siyang makita at madali siyang hawakan. If you are vlogging, especially lalo na pala nagta-travel ka or nasa ibang lugar ka, madali mo makita yung vlogging camera mo pag nakapatong lang. Hindi mo siya malilimutan. Kasi may mga kakilala ko na naiwan nila yung camera nila somewhere, nanakaw, or na misplaced. So medyo nakakatakot to. So for me, one of the good reasons din na gumamit ng mga ganitong gear to add more bulkiness sa inyong vlogging camera. Yun nga lang, medyo bulky. But for me, well, the other way around, kinakabit ko siya, minsan tinatanggal ko. Depende, basta importante, maingat tayo sa pagbablog. So, okay. Ito na yung aking Fujifilm X-T200 na camera. Ito na yung aking gagamiting vlogging camera for this year. And also, I have the Joby GorillaPod 3K kit. Ito siya, ayan. And also, a Boya BM, ano ba to? Boya ano ba to? Boya BYMM1. Ayan. Tinanggal ko yung tawag dito. Yung tawag doon, dead cat, no? So, ito. Pero ginawa ko is meron akong something dito na kakabit para magmukha siyang aperture. So, yung simple lang naman, no? If you're setting up a vlogging setup for your vlogging camera. So, actually, itong tatlo lang naman ang mga kailangan nyo. Siyempre, kailangan mo rin ng SD card na talagang makakatulong in your vlogging journey. Ito yung pinaka-importante. Ito yung pinaka-brain and also the extra batteries na rin din, di ba? So, this is a SanDisk 32GB na 80 Mbps yung speed niya in read and write. So, ito yung ginagamit ko para at least mabilis yung pag-record ng video at pag-take ng high-resolution photos. Tangan natin, takip. Ayan. So, paano lang yung setup ito? Napakasimple lang naman. But first, bago may kabit yung microphone, kabit mo muna yung Joby mo dun sa tuntong Joby mount, yung sa tripod mount ng X-T200. So, any cameras, pwede naman yun eh. So, kumuha ko ng 5 peso coin. Actually, yung bagong 1 peso, no, hindi siya kasya dito sa ano ng Joby. So, kailangan mo yung lumang piso or a 5 peso coin. So, simple lang naman ulit. Balik tayo dun sa ating process. Kabit natin to sa tripod mount ng camera nyo. At gumamit ng 5 peso coin or yung lumang 1 peso para ma-lock properly yung mount ng Joby GorillaPod. So, okay na. Nakamount na, no? Nakamount na. So, it's up to you. Kapit mo na kagad yung microphone. Actually, ito yung aking Boya BYMM1 para siyang mini shotgun microphone. Murang-mura lang to, 899 pesos sa Juan Gadget. At itong Fujifilm X-T200 is nasa 40,000 pesos sa Fujifilm store. Also, kay ano din, si Juan Gadget din, nagbebenta rin din sila nito. At may mga freebie sila, so check nyo na lang yung site nila. So, ginawa ko, meron tong kasamang dead cat, pero ayokong gamitin, masyadong bulky. Medyo naiilang ako pag may dead cat kasi sobrang laki. So, ginawa ko, may luma akong microphone na aperture. Sira na yung microphone ko eh, na short circuit eh. So, ginawa ko, tinanggal ko tong wind muff niya, ito, at kinabit ko dito. Yan, very fit na fit siya. Actually, dapat nalagyan ko din siya ng ano eh, ng double-sided tape or yung double-sided tape na may velcro para nakalock tong ano
itong wind muff na to dun sa microphone. Kasi yung original ko na Fujifilm na mic, nawala yung ganito niya. Kasi nung siguro nilipad ng hangin or nalaglag, so medyo maluwag na hindi ko pa alam na maluwag siya. So ginawa ko, niremedyoan ko siya, nilagyan ko ng lumang ganito from another camera, I think from Boya, yung Boya, kasya naman siya. So nilagyan ko ng double-sided velcro para at least hindi siya, kahit dili pa rin siya ng hangin, hindi siya matatangay. So ito, since wala naman tayong travel, sa bahay lang naman ako, so very saktong-sakto lang yung fit niya. So ito yung tsura niya. Ayan. Alam, may logo ng Aputure, so okay lang naman din yan. Ito siya. So kabit nyo na yung microphone nyo sa Fujifilm X-T200. Nakalak na. So since naka 3.5mm naman tong saksakan ng audio mic na to, ikot ko lang to dito at pwede na siyang i-direct na saksak na. Ayan. Actually, pwede na kayo mag-vlog actually kahit nakaganito kayo. Pwede kasi naka wide angle lens naman si Fujifilm X-T200, so walang problema. Nga lang, kung gagawa kayo ng mga kailangan mo, yung isang kamay mo, dalawang kamay mo, di ba, kailangan mo na siyang i-mount. So gagawin natin is ilalagay na natin sa Joby tripod. Ayan na. So eto na, meron ka ng vlogging camera na Joby GorillaPod 3K kit, Fujifilm X-T200, tsaka yung Boya MMY-M1, tsaka SanDisk na SD card na 80 Mbps yung transfer speed. So eto na, vlogger na vlogger na tayo, no? So wala tayong kaproblema. Ngayon lang, na-mention ko kanina, no, na ikabit nyo sa Joby, tapos pwede mo na siyang itayo na ganito kung gusto nyo mag-vlog na gamit yung two hands nyo. So ayan, gawa tayong sample, ha? Gawa tayong sample. On na natin yung camera. Eto na, oh my god, namimiss ko na tong X-T200. So ito na, nagba-vlog na ako. Napakadalit, napakasimple. Hindi nga lang siya pantay, tabingin ng konti. So yun, sample tayo ng vlog dito, ha? Hey guys, welcome to my vlog, video vlog check. This is Azrael and you are watching my video channel, my YouTube channel that features tech, food, lifestyle, and travel. So yun ang aking bagong spiel for this new vlogging season. Nakakailang vlogging season na ba ako? So yun, at least naka-record naman ako dito. So kung nagta-travel kayo, for example, tapinyon lang to. At I suggest yung ganito gawin nyo, i-tilt nyo na lang to. Ayan, tilt nyo na lang yan. At gawin nyo siyang para nakalayo kayo dun sa camera. So ayan, alright. At namatay yung aking ring light. Ba't namatay? Ayan. Grabe, ang dami ko technical difficulty sa araw na to. Hindi ko alam kung bakit. Actually, hindi pa pala nakasit yung camera. Ang dami ko pang hindi nagagawa dito sa camera to. Medyo balik ka pa ako. So ito, inayos ko yung exposure level, eh. So ayan, hey guys. So ayan, nagta-travel kayo. Simpleng-simple lang. O diba, napakadali pag nakaganon yung ball head nyo, nakaslant. Instead na ito yung gagamitin nyo. Kasi ang problema is, pag ito yung palagi mong ginagamit, binabend yung gano'n, nagkakaroon ng wear and tear yun sa rubber. Yun yung problema sa mga Joby GorillaPod, eh. Pag sobrang, well, actually, ano naman talaga siya, it's a gear. Kaya nga pag gear is, kailangan mo siyang gamitin. Pero ako naman, since nakailang beses na ako ng gamit ng Joby, at nalulungkot naman ako pag nasisira siya, eh, gusto kong tumagal yung lifespan nitong Joby tripod. Kung ako nakaka-experience ako ng 1.5 years o minsan 2 years na nasisira siya. So siguro for this GorillaPod sana umabot ng 3 years man lang, no. So July 2020. So see you sa July 2023. Ayan, para tingnan natin kung makakabili tayo ng bagong Joby. Or baka sa future may bago ng klaseng tripod, no? So, ayun. So, ayun. Okay naman to. Itong setup na to. I really like the BMY MM1 na Boya microphones. Ito siya. Pag wala siyang foam, ito yung itsura niya. Medyo, pag walang ganito, pag may hangin, eh. O siyang electric fan, naririnig sa microphone. So, pangit. So, nilalagyan ko ng ganito para at least kahit may hangin, hindi siya maingay. So, ganun lang naman siya.
So yun, napakasimple lang ng ating vlog for today, no? Kung wala kayong Joby tripod, meron namang mga tripod na maliliit. Sa isang tripod ko. Ah, grabe, hindi ako prepared ngayon, ha? May mga ibang tripod na pwede naman din siya, no? Pero take note lang yung mga selfie stick. I-avoid nyo muna kasi pag mga bigger camera, medyo hindi kaya ng ball head, nahuhulog, yumuyo ko. Kaya ginagawa ko, pag gumagamit ako ng ganun for a short while, hinahawakan ko siya mismo sa ball head. Hindi siya ganun ka-convenient. Kaya masuggest ko talaga is mag-Joby kayo or use a real tripod, yung talaga mga bakal, aluminum, or plastic na basta matibay-tibay para hindi kayo mahihirapan sa paggawa nyo ng video content online. So, yun. I guess that's it, guys, for our video for today. Napaka-iksi lang naman eh. So, eto na siya. Okay. Bukas or mamaya, eto na gagamitin kong vlogging camera sa aking next vlogging adventure. So, yun. Thank you guys for watching. So don't you forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you at the next video vlog adventure. So kita-kits tayo. So heto na ang aking ultimate vlogging setup for 2020. Ano ba to? Alright.